Hello mga kababayan, ito yung ating kalabasa. Update ko lang sa inyo. So, hindi pa siya pwedeng i-harvest kasi kita nyo to. Green pa siya. Tsaka kulay green pa rin yung ano niya, texture niya. Ito, malapit na. Kailangan maging brown to. Dapat brown. So, nagpa-brown na siya. So, meron pa tayong isang kalabasa dito. Tingnan, pakita ko sa inyo. Ito brown na. Brown na siya, oh. Kita nyo? Brown na yan. Ngayon, pwede na natin siyang i-harvest. Pero kukutulin nyo yan dito, sa taas. So, naputol ko na siya. Let's see. Meron ng maiulam mamaya. So, napakarami pa nating kalabasa na hindi pa na pwedeng kunin. Natutuyo na yung kanyang mga dahon. Pero mag-iintay pa rin ako. Ito ba? Medyo late na, di ba? Late na rin kasi ako nagtanim. Tsaka late na rin tumubo yung iba. So, itong mga kalabasang yan, buti na ng tag-winter. Ito hindi pa rin. Pero meron pa rin tayong mga nagsusurvive na kamatis kahit nagtataglamig na. So, ilang linggo pa siguro, end of the month, try natin kung pwede na silang kunin. Pero maganda na yung kulay niya, oh, nababago na. Iba na yung kulay niya, ito medyo green pa, hindi pa pwede. Ito rin green pa. So malayo pa tong harvest. So I hope na huwag masyado mag-ulan para okay lang na medyo parang namamatay na siya pero buhay pa yan. Nawawala na lang yung mga dahon kagaya ng mga pag-winter, diba? Gagawin ko dyan para hindi makakuha masyado ng nutrients. Kaya huli ko na siguro dito. So, hanggang doon na lang. Tutol ko na. Para dito na siya mag-supply ng nutrients niya. Ito pinutol ko na ito matagal na. Kita nyo yung mga dahon niya, di ba? Natutuyo na. Yan yung panahon ng taglagas ng mga puno dito sa Europe, sa Netherlands. Meron pa rin konting kamatis na tumutubo. So, I pray na ma-harvest natin yan bago mag-winter talaga. Okay, pagpalain kayo ng Diyos. Support ng channel na to. Share nyo na lang ang like and I pray na pagpalain kayo ng Diyos abundantly. Bye.